Hey, good evening guys, my name is Norshan and welcome back to my another vlog. Today we are going to travel again and I want you guys to be part of this journey. So if you're not yet subscribed, please subscribe, share and like. And also the notifications sa tabi, please click nyo na rin po yun para kayo po ang una makakanood sa akin latest uploads. So are you ready guys? Let's go! Hey guys, before that, tatawag po tayo ng Grab. So, yun, nakapag-imbake na lahat. Whew! Ang hirap ng intro ah. Nakailang siyam-siyam na po ako nag-intro. Tawagan po na natin yung Grab. Thanks to Mina again, yun, until now, gising pa rin siya. The time is 1 o'clock, magwa-1 o'clock na po, past midnight. So, yun, good morning guys. Alright, magana po tayo ng Grab. Not sila nag-aalala sa akin. So, yun, I'll do my best. And I will speak Japanese. Kasi request ng aking parents at mga kamag-anak ko. Hi, Nihongo Shabemase. Sabi ko, magsasalita po ako ng Hapon. Siyempre, iti-translate ko rin po para sa inyo, para malaman nyo po yung sinasabi ko. Eyo guys, before natin umpisaan ang mga vlog na to, meron akong gustong sabihin ngayong araw na to. Ikukwento ko rin mamaya. Gusto ko munang makalis, baka malate na naman ako. So, I don't want to be late again. Ayokong maiwan ng aeroplano. Ayoko rin kayo na maiwan. So, let's go. Okay, we are now going. Sama kayo, ha? Walang masyadong tao, himala, hindi masyadong ma-traffic po. Let's go inside. Yo bros, we are inside now in Naiya Terminal 1 and hindi pa open yung ating plane. Hindi pa tayo pwede mag-check-in. So, maghihintay pa tayo. At least maaga. Ang oras po natin ay 2:10. Ang departure natin ay 7 a.m. So, maganda na yung maaga. Isa late nga. Ngayon lang ako nakatuklas ng hindi masyadong maraming tao dito sa Terminal 1. Hindi gaya noon. Super dami. O siguro hindi season day. Season month. Guys, nasa loob na tayo ng terminal. Natapos na tayo sa immigration. And buti hindi ako pinahinto. Kasi nung last trip ko, ininto ko. Ang tagal nila akong papasukin sa immigration. Palagpasin sa immigration. Kasi noon, medyo mataba ako. Tapos ngayon, medyo pumayat. Kasi you know, we have a goal. So now we are going to buy pasalubong for my cousin. And guys, ang pupuntahan ko ngayong bansa ay Japan. Again. Pero ngayong buwan ay mas maganda kasi it is winter season. Hopefully, nag-snow. Look at my shirt. Hindi na ako naka-t-shirt, so naka-long sleeve ako. Guys, sana makapag-skate ako. Oh my God, one of my bucket list. So magtatanong ako ng direction para hindi ako magkamali ulit. Hindi ako na magkamali. So natuto na tayo. Kung sarado pa ang ating gate, so maghihintay na naman tayo. Di ba, at least nasa loob na tayo kaysa nasa labas tayo o nasa daan, sa traffic. Ang hirap na, mahirap na. Tara, bili ako na ang pasalubong sa aking mga pinsan ko, Gerald and Jairus ko. Okay, bibili tayo ng coffee. Sinantok na ako. And nakabili na ako, Gerald Agong and Jairus ko na pasalubong mo. Sirado kong sunduin mo ko. I'll see you later. Hey guys. Anyway, may gusto kong ikwento ngayon sa inyo. Itong first araw ng travel ko ay isa sa malungkot kong travel. Ngayong araw, kasi mayroong something sad na nangyari sa buhay ko. At sa, syempre, sa family rin namin kasi isa siya sa part ng family namin. Part rin siya sa vlog ko. Nawala kasi po yung isa kong kapatid. Yung kapatid kong yun ay isang aso. Nakasama ko siya since baby pa siya. And nagkasama kami na almost 8 years. Ang pangalan niya po ay si Ajushi. And sobrang lungkot po ngayong araw siya nawala.
tinakbo ko siya sa hospital. Nung nakarang araw pa, then pinapasya lang ko. Nung kagabi, kinuha ko na ko siya kasi hindi maganda yung pakiramdam niya. And parang feeling ko na yun, mawawala na siya. So, inuwi ko siya. I think masaya naman siya dahil inuwi ko siya. Kasi hindi ko naman inaano yung doktor. I mean, walang nag-aalaga masyado. So, nag-alala ako lalo. And nakita ko na hindi niya nakaya. So, inuwi ko siya. Then, akala ko gagaling kasi nasa bahay na siya. Medyo critical na po yung kondisyon niya talaga. Pero syempre, positive pa rin ako. Hindi ko inisip yun. Inisip ko na gagaling siya, positive. Lumaban naman yung kapatid ko. Pero yun, hanggang dun na lang po siya. Tapos na yung adventure niya kasama ko. Sobrang malungkot. Sadyo siya yung pangalawa sa pinaka-best kong aso na dumating sa buhay ko. At yung karakter niya, kung bakit mahal ko siya. Ang isa ay yung sumusunod sa akin lagi kahit saan ako pumunta sa masama. Pag binalin ko, mamatay siya. Kunyaring mamatay siya. Hindi niya ako iniwan. Magkatabi kami matulog sa higa. Sabay maligo. Pinoprotektahan ako kung meron tumatawag sa akin. Sumasama sa jogging ko. Best dog ever. Thank you, Ayushi, for the love also, bro. My name is Kitaben, and I love you. Thank you. Medyo corny, guys. Aso kasi yung pinag-usapan natin. Pero sa lahat ng nag-aalaga ng aso at nagmamahal sa aso, naiintindihan niyo ko yun. Yung sinasabi ko. Mahal na mahal ko yung aso niyo kasi parang ginawa ko ng kapatid. Ganun din ang turing niya sa akin. So, yun, nami-miss ko siya forever. Parte po siya sa vlog. Papanood niyo siya sa other videos ko. And meron din akong nagawa video kasama ko po siya. Nai-upload pa lang ho. Pero yun, hanggang dun lang po talaga ang buhay. May dumarating, may nawawala. Move on, Sergio Shin ay magiging brother ko forever. In my heart, lagi siya nandito. Anyway guys, thank you again for supporting and also thank you for subscribing and watching and also loving my dog. Nagpapalakas ako at kailangan kong maging masaya para sa inyo. Hindi ako pwede maging malungkot kahit nawalan ako ng kapatid na aso. Isa sa pinakamalungkot ko yung araw ngayon and nakita nyo naman na kanina masaya ako. Pero deep inside, I'm thinking of my dog, Sergio Shin. Nawala kasi siya rin sa harap ko, sa kamay ko, sa palad ko, binuhat ko rin siya. Wala na talaga siya. Pero yun, tuloy-tuloy pa rin ang vlog natin. Gusto ko rin i-dedicate all my vlogs to my special brother, my dog, Sergio Shin. Kailangan fight, di ba guys? So yun, I love you so much guys, always. So yun, sinare ko lang ang buhay ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, sama-sama tayo sa hirap, sa saya, sa lungkot, sa katatawanan, sa busitan. This is my vlog, this is Narcian, and you know, I want to share my journey to you guys. So if you like my vlog, please subscribe and share guys to your family, your friends. May isang oras pa tayo bago mag-flight. So, inom muna tayo ng coffee. And again, Ajushi, I love you so much, bro. I will miss you forever. We will going to miss you, my brother, dog, Ajushi. Peace, bro. So yun nga guys,
pag maaga ka dumating dito sa airport at nakapasok agad sa nakapag-check-in agad. So, yun, maghihintay ka talaga. Pero at least, di ba, ling maaga kaysa na maiwanan ka ng aeroplano. So, yun, di ba? That's okay. Anyway, bagong lahat. Ajushi, I love you. And, yun, walang masyadong tao. Habang naghihintay tayo, kain muna tayo. Geraldo Gung, binili lang ito ng dry mango again. Malapit na po tayong lumipad. Bago lumipad, mag-play muna tayo. And are you ready to travel to Japan again? And sana meron tayong maabutan na snow. I'm very happy na mag-vlog ako at ipapakita sa inyo yung ganda ng Japan and yung snow. Makikita nyo, naka-shirt ako. And di tayo pwede masyadong mag-ingay sa loob ng aeroplano. So are you ready, guys? So let's get it on. Biyahe po natin, ang travel time natin dito sa Pilipinas papuntang Japan ay kulang 4 hours, 3 hours and 15 minutes, so parang 4 hours na rin. So buckle up guys, don't forget to wear your seatbelt, okay? Parang sasakyan. So yun, be safe guys always. Nantok po ako kasi wala akong tulog. Travel vlog is not easy. Nakakapagod rin po siya. Pero nga, as long as you're happy, everything's gonna be alright. And kaya-kaya nyo lahat. Basta, you know, be positive. Narinig niyo 8 degrees Celsius, so ang lamig po. So, upo 8 degrees Celsius, tanghali pa yun ha. Lalo pag mamaya hapon and mamaya gabi, madaling araw, super lamig na lalo. Kasama ko si nanay and papasyalin niya ang kamag-anak niya dito sa Japan. So, hindi rin po siya sanay sa malamig, pero ako sanay siya. Good luck, I love po. Walang lamig ha. And guys, yung time dito sa Japan ay advance na isang oras sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, 10 dito 11, so advance po ng 1. You land safe. Thank you. Bye-bye. Yeah, subscribe to my channel, Norris-chan. Yo guys, it is very cold. And yun nga, hindi na ako nagbalak na mag-t-shirt lang pag pupunta dito sa Japan. Nung nasa Taiwan, nag-t-shirt lang ako pero malamig. Pero ngayon, ayoko baka magkasakit ako, mahirap na. So ayoko naman magka-problema ang aking pinsan si Gerald. Naalala nyo, kung naparoon nyo yung dati kong vlog in sa Japan, kailangan po natin sumakay ng train sa loob ng airport para pumunta tayo sa main na
sasakay tayo sa train again para makapunta po tayo sa main na airport. And yun guys, naiwan na ako. So yun nga, kailangan po natin sumakay ng train papunta sa main terminal. Kanina doon po tayo, yung banda, then sasakay po tayo ng train. Gano'ng kalupit yun guys, di ba? So yun, I'm so excited to vlog again here in Japan. And I love Japan kasi this is also my country because I'm also half Japanese. My father is Japanese. So, Nihongo mo shabemasu. My father and my mother wants me to speak Japanese. Pero nagsasalta naman ako yung previous na vlog ko. Nagsasalta naman ako ng Hapon para sa inyo. Pero guys, sorry kung minsan kasi mali-mali yung sinasabi ko. Basta, you know, just have fun and, you know, vlog video and don't be shy and huwag nyo isipin nyo negative. Activity, yung mga nagsasabi na hindi maganda, huwag niyo pakinggan, be yourself and be positive. Hajime mashite minasan, mo nihongo shabemasu. Yoroshiku onegaishimasu. Aja, iko. So, tapos na po agad ang immigration. Ang bilis po, ang high-tech po ngayon ang immigration lalo dito sa Japan ngayon. Ewan ko, ngayon ko lang kasi nakita. Atarashi equipment to, tsukutta desu. Naka no immigration desu. Mecha sugoi desu. Passporto, その豆入れて、そしてなんかなんだっけ、グリーンのライトがピンピンゲなる、そしてもう大丈夫です。めっちゃ素晴らしいです。サビゴ guys、ナパカハイテクなのなってんディーとか、immigration may bagong mga equipment. So, yung passport lang, ilagay nyo lang po, pakita nyo lang yung passport nyo, then biglang mag-blink na lang na green. So, tapos na po, wala na tao-tao. Machine na po ang titingin sa iyong passport. Okay? So, anyway, we are going to get my baggage. なんだよ、この髪の毛、かっこ悪いですよ。じゃあ、なんだっけ、どうしようかな、今、ジェラルド君まだいないですよ。I said, bro, わらぱん、あきんぴんさん、と、かやががうんこ。Yung pinsan ko, bro. Hindi ako masasundo ng pinsan ko si Geraldo kung kasi maaga po ako dumating ngayon sa airport. O Geraldo kung paano na? Pupunta ako guys sa Kyoto. Yun lang, maghihintay lang sa list to list. Alright, sige bro. Huwag naman. Sige bro, I'll see you later. Love you. Alright guys, narinig nyo naman po yung pinag-usapan ng aking pinsan. Ang pinag-usapan namin ay magkikita na lang po kami sa Kyoto. Hindi niya po ako susundin dito kasi matagal pa yung oras. Baka alas 4 pa yung labas ng trabaho niya. 12 o'clock pa lang, so baka matatagalan. So ayaw niya akong maghintay. Magkikita na lang kami sa Kyoto station, malapit sa kanila rin. At malapit rin dito kahit papano para makaalis tayo ng oras. So good luck to me. And yun, very sashiburi. Sashiburi means long time na. Long time ago. Sashiburi desu. Bus noru shitori ni noru. Sore wa mecha natsukashii desu. Sashiburi. So sabi ko, sobrang tagal na rin yung biyahe ko. Nagbiyahe mag-isa. Mag-commute mag-isa. Super long time na. So let's go! Alright guys, andito po tayo sa bilihan ng ticket and I'm going to buy ticket going to Kyoto. Gambarimasu, I do not know how to buy ticket but it's also written English. So, English language, so hindi po na kayo, hindi rin kayo mahihirapan. Alphabet. Doshimasu kore. Zenzen, nandake, yomenai desu. Nihongo yomenai desu. Doshimasu. Watashi wa Nihonjin desu. Demo, zenzen yomenai desu. Yung sinabi ko guys, I am Japanese but I cannot read. Kasi I stopped studying Japanese. Writing that Japanese. Ini-stop ko guys. So, nakalimutan ko na magbasa. Wow, 2500 kurai. Kyoto. Tatanong muna ako guys. Sumimasen, いいですか? ここから Kyoto まで。ありがとうございます。Oh, yun. Thank you guys. So, it's 2,550 guys. So, nakikita nyo naman. So, お金も入れます。すいません。Ayan na, nilagay natin. So, it's 2,500.
So please bring extra money, alright? 一人ですよね。はい。料金はレシート。はい、レシートお願いします。ありがとうございます。So guys, yun, alam nyo na, it's, the price is 2,550 if you want to go to Kyoto. Here from Kansai Airport until Kyoto, it costs 2,550. I think this is local bus and I do not know what time. Guys, may oras to, so baka maiwan ako. So now we arrived. So the rules here in Japan and the culture when you're inside the bus or the train. Be sure that you will not talk loud and do not talk to the cell phone, right? And that should be respect and culture in Japan. So that's it, guys. Medyo hindi pa lang kung ilang oras ang biyahe papunta doon. Pero I think 1.5 or more than. So let's go, guys. In Kyoto, Eki. Ito rin kami bumaba ng aking pinsan nung unang vlog ko, international vlog. And yun, at least ngayon, hindi po ako na late. And nag-iisa po ako ngayon na masahe. 2,550 yung pamasahe. Sa peso, 1,000 plus. Local bus lang naman siya. Then, present nyo lang po yung ticket nyo para maibigay sa inyo agad yung bag. Alright, guys. Guys, nakita na natin yung tallest mission accomplished. So, dito po tayo maghihintay kay Geraldo ko. So, towa, samoy desu. Siya kara. Naka ni haite ii desu. Naka haite hoge ii desu. Kono tatemono. Kyoto eki no mai ni, kono tatemono ga arimasu. So, shite, tourist no namae wa arimasu. Dakara, soko ni haite. Atakai desu, naka ni. Koko made desu. Kono, kyou no vlog wa owarimasu. Dakara, minasan, kono vlog suki nara, subscribe ni shite kudasai. Yoroshiku onegaishimasu. In English, guys, tatapusin ko na po ang vlog for today. Ay, Tagalog yun. I will going to finish this vlog and I hope you like it. And if you do like it, please subscribe and click also the notification para kayo po ang una makakanood sa akin latest vlog. And as always, guys, I love you and sana nagustuhan nyo yung travel ko Philippines to Japan and Japan Kansai Airport to Kyoto Station. And yun, nagawa ko po. And I know you can do it also, guys. So as always, guys, God bless and I love you so much and I'll see you later, guys. Hintay ko yung pinsan ko and yung papahinga lang ako dahil ang haba po ng biyahe. So as always, guys, babush, guys, I love you. Peace.